Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng Salita ng Diyos, 2 Corinthians chapter 2, verse 14. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Become victory conscious. Ako po'y napakapalad kasi nung ako po'y nagsisimula sa Panginoon, ang naituro po sa akin ay yung mga katuroang binibigyan po ako ng kalakasan dahil tinuturo po na meron pong tagumpay tayong mga mananampalataya kung tayo'y nakipag-isa kay Kristo Jesus. Yun po, mga Bible teachings na tinanggap ko nung ako po'y na-born again eh. Kaya po from being sickly at pagiging matatakutin ko nung araw at kadalasan po na-overcome ako nung aking mga worries and fear, ay nag-rise up po ako at natutunan ko pong mamuhay ng sangayon po sa salita ng Diyos. Nowadays, napansin ko po, maraming mga pagtuturo na kadalasan po ginoglorify po yung sin and suffering. Ano po, para bagang imposible na tayo mamuhay ng matagumpay bilang mga Kristiyano. Kadalasan ha-highlight yung tayo raw po ay mahina at tayo daw po ay incapable of overcoming the enemy. At alam niyo po, kung babalikan lang po natin ang teachings ng Bible, makikita po natin ang katotohanan na tayo po mga anak ng Diyos ay may taglay-taglay no po na katagumpayan sa ating mga buhay. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 4, you are of God. Tayo daw po ay kasama ng Diyos, we belong to God, at tayo'y mga anak ng Diyos. At greater is He that is in us than he who is in the world. Ang sabi ng 1 John chapter 5 verses 4 and 5, for everyone born of God overcomes the world. Tayo daw po mga na-born again, nagtatagumpay po tayo. Sabi sa verse 5, who is he that overcomes the world? Tayo po yung tinutukoy po doon. At alam niyo po, sabi sa Ephesians chapter 2 verse 6, God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Alam niyo po, yung tinutukoy po doon na heavenlies, yung pong kalagayan na tayo daw po'y nakaupo kasama ni Kristo far above all rule, authority, power, and dominion, and every title na meron po sa mundong ito. Ano po? Ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 21, ganun po yung kalagayan natin mga believers. Ano po, tayo po ay iniligtas ng Diyos, tayo po ay binuhay na muli kasama ng Panginoong Jesus at tayo nakaluklok ngayon kasama ng Panginoong Jesus in the spiritual reality. Pero ang kadalasan po, ang baba-baba po ng tingin natin sa ating mga sarili. Akala natin tayo pa rin yung lumang tao. Kailangan po suotin natin yung panibagong pagkatao na sinasabi sa Colossians chapter 3 verse 10. Ano po? At ang ating pong buhay, binabase natin kadalasan doon sa experiences na nakikita natin sa sanlibutan. Ano po? Ang sanlibutan, sinasabi na ikaw ay mahina bilang tao, ikaw ay marupok. Pero hindi po yun ang totoo. Ang katotohanan po ay ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol po sa atin. At sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, sabi diyan kasama tayo sa tagumpay ng Panginoong Jesus. No po, at tayo'y laging magtatagumpay, ang sabi diyan. But thanks be to God who always lead us in triumphal procession in Christ, and through us spreads everywhere the fragrance of the knowledge of Him. So, kasama tayo sa tagumpay ng Panginoong Jesus at tayo daw po ay laging magtatagumpay at pinapalaganap natin ang tagumpay ng Panginoong Jesucristo. So, dapat po maging victory conscious po tayo mga Christians kasi nag-uumpisa po lahat yan kung paano po natin nakikilala ang ating sarili ngayon kay Kristo Jesus. Ang problema natin, marami sa atin, we are not planted in the Word of God. Kaya ang atin pong buhay ay hindi matibay. Ang sabi sa Luke chapter 6 verse 48, kung tayo daw po'y nakikinig at namumuhay sa salita ng Diyos para tayong isang bahay
na matibay, a house well built. At ang sabi sa Psalm chapter 1 verse 3, whatever he does prospers. Lagi po tayong magtatagumpay sa lahat ng ating ginagawa. Huwag nating hayaan yung mundo magturo sa atin. Magpaturo po tayo sa salita ng Diyos. At kung ano man yung iyong mga kabiguan, pagkakamaling nagawa, huwag kang mag-dwell dun, kapatid. Ang patunayan mo sa buhay mo ay ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa iyo. Kailangan planted in the Word of God po tayo para tayo matibay at matatag sa buhay na ito. At marami rin sa ating kaya tayo nabibigo, nagtitiwala tayo sa sarili nating kalakasan. Mali po yun. Sabi sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Ang atin daw po kalakasan, kapangyarihan nagmumula sa Espiritu Santo. Dapat mapuspos tayo palagi ng banal na Espiritu. At ang sabi sa Luke chapter 10 verse 19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Isa-isahin po natin, ano po? Tumanggap daw po tayo ng authority. Ano po? Mula sa Panginoon. Ayun po yung sinasabi sa John chapter 1 verse 12. He gave us the right. Yung right po na word doon is to exercise power. Ano po? To become children of God. At yung authority na yan ay kaya nitong daigin ang lahat ng gawa ng kaaway. All the powers of the enemy. At ang sabi pa dyan, nothing will harm you. Hindi ka kayang daigin ng Diablo. Yung kapangyarihan na taglay niya ngayon, ay meron lang siya niyan dahil pinayagan mo. Pero kung hindi mo papayagan sa buhay mo si Satanas, wala siyang magagawa sa iyo, kapatid. Lagi mong tatandaan yan. The only power Satan has is what you have allowed him to have. Kaya tayo po mga believers, dapat maging victory conscious po tayo, ano po? Hindi sin and suffering conscious. Kasi yung pong tinuturo ng Biblia na tayo daw po ay mananagumpay. So once again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.